Mga idol, meron tayo ditong sprocket flange ng XRM. Ito nga pala yung gagamitin natin pang convert sa disc brake sa hulihan. Bali dito ko siya, yan, dito ko tinandaan para dito ko ibubutas yung barena. Bali yung iba sa gitna binubutasan. Kanya-kanyang diskarte naman sa pagko-convert ng disc brake. Basta maayos lang yung preno. Bali, dito nga pala siya tatagos. Tapos, puputulan lang natin yung tornilyo para sakto lang. Yung iba kasi dito, dito tumatagos pag sa gitna mo binutasan. Yan, dito lang sa akin. Para medyo nakatago yung tornilyo. Tapos ito yung disc na gagamitin natin. Tapos ito yung lumang hub nga pala. Yan, saktong sakto lang yan. Tapos para mailapat natin ng lapat na lapat dito, binawasan ko ng konti para pasok na pasok talaga siya yung clearance, saktong sakto. Pag di natin binawasan dito, nakaangat yan. Bali, nakapatong siya. Pero pag binawasan mo ito, saktong sakto yan dyan. Tapos lalagyan natin ng thread itong apat na butas na to. Gagamitan natin ng panghantap M8x1.25 na hantap ang gagamitin natin. Bali, nalagyan ko na ng dalawang bolt para naka-fix na siya. Hindi na siya gagalaw. Tapos, puputuli natin yun mamaya, yung bolt, para sakto lang siya. Para medyo nakatago yung tornilyo. Bali, ganito lang kahaba. Tapos lalagyan na lang natin ng thread blocker para hindi siya lumuwag. Tapos testing natin kung nasa align.
Tapos dito pala magbabawas rin tayo. Kasi hindi papasok tong caliper. Diyan pag pinasok mo yan, sumasabit. Sayad na kaagad siya kasi mataas. Yan, tagilid na yung caliper. Kaya magbabawas tayo dun sa flange. At ito na, nabawasan na natin. Yan, saktong-sakto na yan. Ganyan dapat siya. Tapos dito pala sa loob, babawasan natin to para pag nasira yung bearing, hindi na natin kailangan tanggal yung disc brake. Yan. Mapapalusot na natin yung 6301. Para hindi nakakalasin tong buo na to, para pag nasira yung bearing, madali lang tanggalin. Tapos ang gagamitin nating spacer, yung pinagtanggalan natin ng bearing, yung mga sirang bearing, yan yung gagamitin natin. 3 piraso. At ito na, maluwag na. Yan, pasok na yung 6301. Para pag nasira yung 6301, oh, mabilis nyo nang mababaklas. Ito nga palang hitsura niya dati. Ito yung rim na ipapalit natin sa likod. Mas malapad siya. Tapos nagpalit na rin ng front shock pang Wave 125. Tapos babaklasin natin yung preno. Papalitan natin ng brake master. Ito yun, pang Wave 125 din. Ito na nga pala, tapos na yung unahan na ikabit na natin. Tapos dito sa likod, na-setting ko na rin, pero hindi pa siya final.
Ito na yung final, naka-handbrake na rin sa likod. Harap at likod, naka-handbrake. Ang haba ng hose, 165 cm. Bagong pintura na rin yung tambotso, powder coating na matte black, tapos bagong shock. Yun, maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video.